Hi, ako ang Yung Kunyang na Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-uusapan natin sa ang mga tanong ninyo, sasagutin ko ngayon lahat-lahat yan kung paano mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Sasabihin ko yung mga requirements or kung nakapasa ba kayo sa inyong interview sa agency na nire-refer ko at kung magkano ang inyong babayaran kasi maraming nagtatanong yan. Ano ba ang agency na aking nire-refer? Sige, i-reveal ko na dito sa inyo ha. Pero make sure, ingat sa mga scammer. Kasi dati hindi ko talaga nire-reveal ang agency. Kasi nga, marami pong mga nakapasok sa akin na ginagamit ang agency pero sinisingil nila ang mga aplikante. O diba, sa halip na wala kayong babayaran, sisingilin kayo ng mga nagkukunwaring agent dyan sa labas at sisingilin nila kayo ng 5,000. Mas malaki pa ang inyong babayaran sa agent or sa mga recruiter na sa halip na wala kayong babayaran na ganun kalaki sa agency na nire-refer ko. Okay, bahala na kayo dyan kasi kinukulit ninyo ako kung ano ang agency o bibigay ko mamaya, ulitin ko, unahin ko muna ang mga requirements kung paano ba talaga mag-apply dito sa agency na nire-refer ko. Una, nilista ko talaga para hindi ko makalimutan at wala akong makalimutan sa mga tanong ninyo. Una, dapat may passport na kayo. Yun po ang pinakaunang requirements kapag mag-apply kayo dito sa Hong Kong or kahit saan kayo mag-apply, basta abroad ang inyong applyan, dapat meron kayong passport. Meron kasi mga nag-a-apply, nagme-message sa akin, walang passport. Saan ba kayo mag-apply? Kung abroad man ang applyan ninyo, dapat may passport kayo. Common sense po yun. Number two, dapat 24 to 40 years old, ex-abroad ka man or first timer. Dito lang yan ha, ang age limit lang sa agency na nire-refer ko. Sa ibang mga agency, I don't know. So, number three, kailangan may biodata kayo or resume. Lagi kong binabanggit ito sa aking mga vlog na dapat ang biodata na ano yung, huwag na ninyo pahirapan inyong mga sarili. Bumili kayo ng biodata form sa tindahan. 2 piso lang po yan siguro, sabi nila. 2 piso lang yan. Yun po ang fill-upan ninyo. Alam ninyo, mas maganda ang biodata na inyong ipapasa sa akin kasi wala masyadong mga tanong-tanong. Mas maganda ang biodata kasi napakasimple lang siya. Nandyan na rin lahat ang hinahanap ng agency na importanting details, yung age, height, and weight ninyo. At saka yung mga gumagamit ng resume, medyo nahirapan kasi yung iba kasi hindi talaga kompleto. Ang hirap mag-edit. Kaya ang pinaka-advice ko, sa mga wala lang resume maker ha, pinaka-advice ko lang talaga, mas maganda bumili kayo ng biodata form sa tindahan. Pero yung mga nagbibigay ng ano, mga resume or may mga meron ng resume, mas okay din po yun. Basta lang lahat ng biodata man o resume ang inyong gamit or inyong ipapasa sa akin, kailangan meron yung age, height, and weight. Of course, huwag ninyong kalimutan, lagyan ng ID picture kasi nag-a-apply po tayo para naman may mukha yung ating biodata or ating resume. Ang number 4 na kailangan ko ay may WhatsApp dapat kayo kasi doon ang interview ninyo sa WhatsApp. At make sure, ang nakalagay dapat na contact number sa inyong biodata or resume man yan, kailangan nakakonek or nakaregister or pariho ang number na ginamit ninyo sa inyong WhatsApp. Kasi kapag iba-iba ang inyong ginagamit na nakalagay doon, hindi kayo makontakt ng agency. Kung ano yung nilagay ninyo doon sa resume ninyo, doon sila magme-message. Kung iba ang gamit ninyong WhatsApp, ang dami nang gumagawa niyan, guys. Iba yung resume nila na number, contact number, iba din yung ginagamit nila na WhatsApp, tapos mag-aantay sila sa akin or magtatanong, nasaan na yung ano ko, kumusta, anong update sa aking application. Sabi ko, nakita ko naman sa ano mo, sa biodata mo, iba, paano ka nga talaga makakuha or makareceive ng number ay ng interview schedule kung iba yung ginamit mong number. Ano ba yan naman? Common sense naman tayo, no? Kasi lagi ko naman sinasabi sa inyo at bago ko ipapasa ang inyong biodata, tinitingnan ko yan. Inisa-isa ko talaga. Tinitingnan ko kung pareho ba ang nakalagay sa inyong biodata na contact number at saka yung WhatsApp. Dapat ganun talaga, dapat pareho para makatanggap kayo ng schedule about sa inyong interview. Kasi minsan, mayroon din ha, yung ano, hindi ko na kayo mahanap kasi minsan wala kayong nilagay rin. Yan na ang iba, maglalagay, mag-a-apply pero walang nilagay na contact number sa inyong biodata. Tapos magtatanong na naman kayo sa akin kung anong update ng inyong application. Yun pala, hindi kayo matakontak o hindi kayo matawagan ng agency kasi wala kayong nilagay na contact number sa inyong biodata. Huwag ninyo namang kalimutan, hindi ko na kayo mahanap kasi nagdi-delete ako lagi ng messages. Number 5, kapag napasa ko na sa agency ang inyong mga biodata, wait lang kayo ng 1 to 2 weeks. Magme-message yan sa inyo ang agency for your preliminary schedule.
Kaya huwag kayong mag-alala yung mga walang oras dyan or hindi alam kung kailan magme-message. Hantayin nyo yun hanggang 2 weeks. Kapag wala kayong ma-receive na message hanggang 2 weeks, ibig sabihin may problema sa inyong resume kasi dumadaan ang inyong mga resume or biodata sa screening. Kaya kung hindi kayo makareceive noon, ibig sabihin biodata pa lang failed na. Huwag ninyo akong tanungin ko anong update ng inyong mga application kasi hindi nag-a-update sa akin ang agency. Nag-a-update lang yan kung may employers na kayo or nag-flight na kayo. Yun lang, saka ako makareceive sa kanila ng update. Sunod, ang paghandaan ninyo guys sa ang interview ninyo sa preliminary, dapat ipasa ninyo yan bago kayo maka-proceed sa second step na interview. Ibig sabihin, pag may pangalawa ka ng interview, employer na ang mag-i-interview nun. Kaya pag-isipan talaga ninyo or ilalagay, i-memorize ninyo talaga ang nakalagay sa inyong mga biodata. Kasi kapag naipasa ninyo yan, ibig sabihin nun, magkakaroon ka na ng chance na magkaroon ng employer's interview. Sunod, kapag nagkaroon na kayo ng preliminary interview, may oras na kayo, ayan, malalaman ninyo kung anong araw, anong oras. Halimbawa, 2:30, ito ang alalahanin talaga ninyo lagi. Huwag ninyong kalimutan. Halimbawa, 2:30 ang inyong schedule. Kailangan 10 minutes before the interview, mag-message kayo sa kanila kasi minsan busy sila or may mga bigla ang dumating na employers. Kaya dapat nagme-message kayo sa kanila para alam nila na nandyan ka na. Halimbawa, 2:30, kailangan 2:20 pa lang mag-message na kayo na you're ready for interview, waiting only for their call. Ganyan po guys, magpaparamdam po kayo. Huwag ninyong antayin na ang agency ang magparamdam sa inyo kasi minsan may bigla ang employers na dumadating. Kaya minsan nakakalimutan kayo. Hindi kasalanan ng agency yan kasi na-briefing ko na kayo bago kayo nagkaroon ng interview. Dapat nag-update kayo sa akin kung meron na kayong schedule ng inyong interview para mabigyan ko kayo ng tips kung ano ang pwedeng lalabas sa interview ni sir. Ayan, kasi marami po paulit-ulit lang yung mga tanong niya. Number 7, kapag ikaw ay na-interview na, malalaman mo ang result ng iyong interview kung pasado ka man o hindi, wait mo lang after 2 days. Sunod, number 8, if nakapasa ka, nakapasa na sa interview ni broker, ang kailangan mong ihanda, malalaman mo na kasi yan kapag nakapasa ka talaga dahil magme-message ang agency na humihingi ng mga ganito. Ito ha, para sa mga first-timer. Number 1, ito yung requirements na. Number 1, copy of your passport. Number 2, half body picture. Mag-selfie lang kayo. Ayan o, ganun lang. Selfie-selfie sa inyong cellphone. Huwag na kayong pumunta sa mga studio, photo studio para magpa-picture doon kasi kailangan lang kahit selfie lang na maganda naman tingnan yung presentable. Mas okay yung mag-picture kayo, naka-white t-shirt kayo at saka nakatali yung buhok. Yung basta presentable kasi ilalagay yan sa inyong file. Sunod, whole body picture. Ang whole body picture niyo dapat nasa labas kayo ng bahay, nagpicture kasi ayaw niya sa loob ng bahay. Minsan kasi maraming distorbo sa mata. Marami tayong mga anik-anik dyan na nakasabit sa ating mga wall na hindi naman kailangan makita. Kasi nga guys, tinitingnan kasi yan ng employers ang ating mga picture. Sunod, number 4, reference letter or diploma or any certificate. Kung meron naman kayo mga reference letter, kung saan kayo nagtatrabaho, kahit na first timer kayo, halimbawa kahit anong field or kahit anong trabaho ninyo dati, kahit sa factory kayo, kung meron naman kayo mga certificate na ibibigay sa agency, it's okay yun, pero optional lang naman kung tutusin. Kung wala, don't worry, first timer pa naman kayo. At ang inyong diploma, hinahanap talaga ang inyong diploma kasi kailangan dapat high school graduate po tayo. Number 5, family picture. Yung family picture natin, kung minsan mahirapan tayong kumuha niyan kasi nga hindi naman tayo mahilig mag-picture-picture yung buong family natin, ito follow nyo na lang yan. Kung mabuo na ninyo, saka na ninyo ibigay sa agency. Basta ang importante, pagkatapos ninyo ma-interview or di kaya pag nakapasa kayo, ipasa na ninyo lahat-lahat ng mga requirements. Kung ano yung wala, ibigay nyo na lang kung meron na, kung available na. So, para sa mga ex-abroad na nakapasa or makapasa sa interview ni agency, pareho lang naman ang inyong mga requirements pero may nadagdag lang. Hinahanap kasi sa inyong passport ang entry and exit visa ninyo para malaman kung galing ba talaga kayo sa ibang bansa. Sunod ay ang info sheet. At kung okay naman sa inyong mga employers guys, mas advantage sa inyo, hingi kayo ng inyong reference letter sa inyong employers. Okay? Yun lang naman ang mga requirements at saka yung mga step by step kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. Bago ko makalimutan, kung ano ba ang agency na aking nare-refer sa inyo, ang agency na nare-refer ko ay ang
Homes Employment Agency Limited. Dito mismo yan sa Hong Kong. Tapos yung mga nagsesearch dyan na hindi na nila ma-search ang agency na binibigay ko, wag po ninyong i-search sa Facebook dahil wala talaga kayong makita dyan. I-search ninyo sa Google dahil kung sa Facebook kayo, walang page ang agency na nire-refer ko. Wala po silang oras gumawa ng page kasi maliit lang naman sila na agency pero legit. Para sa mga ex-abroad, halos free na kayo lahat-lahat. Napakaswerte nga talaga yung mga nasa Manila na. Pero yung mga nasa Mindanao, sa Visayas, kung meron lang kayong matuluyan kapag mag-process kayo, mas okay yun. Kasi hindi sagot ng agency at saka walang accommodation ha. Kasi hindi nasagot ng agency ang yung accommodation, ang mga ano ninyo, pamasahin ninyo kung saan man kayo galing, mga allowance ninyo. Kasi ang binayaran lang ni employer sa inyo ay ang inyong medical, pag-process ninyo medical, TESDA, sa ex-abroad wala nang TESDA, wala na silang training. Tapos ang air ticket ninyo, pidos, lahat-lahat na po yun, halos libre na po kayong lahat. Ang mga nagtatanong kung paano yung mga nasa Mindanao, Visayas, sana kung mayroon kayong mga kaibigan sa Manila, makitira lang muna kayo doon kasi magagastusan pa rin kayo dahil wala pong accommodation. Oh, napahaba na ang aking vlog ngayon. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo para sa susunod na video ay ating tatalakayin. Hanggang dito na lang muna kasi sobrang haba na talaga ang aking mga sinabi. Pero sa lahat naman siguro ng mga tanong ninyo na importante, nasagot ko sana dito sa video ito. Thank you for watching. Bye!